Start tayo. Start tayo magpa kung paano mag magpaapoy o magpa magsindi ng kalan na gamit ang used oil. Start po tayo. Una, lalagyan natin ang langis to. Tama lang na mabasa siya, makaikot yung langis sa loob, mabasa. And then sisindihan natin, lalagyan natin ng tissue, mga tatlong putol lang na tissue, lagyan natin ito, tapos saka natin sisindihan. Tapos maghihintay tayo ng mga ilang minuto para uminit yung burner. Tapos saka natin sisindihan na yung blower. Sige, start tayo. Una, buksan natin yung langis. Papatuluin natin para mabasa yung burner. Okay, start. Nilagyan ko ng goma interior para hindi nag-spill, lumalabas yung langis pagka ano. Minsan kasi gumagapang yung langis palabas pagka mahina na yung tulo ng langis. Yan, nilagyan ko ng interior itong nozzle. Okay. Yan natin yung langis. Wala pa. Sandali. Yan. Nakikita nyo, wala pa. Wala pa lumalabas. Ayan na. Ayan na. Nakikita nyo, may lumabas na siya. Lumabas na yung langis. Ayan. Ngayon, hintayin natin umikot yung langis sa buong burner. Tapos tsaka natin sisindihan. Lalagyan natin ng tissue. Ayan na. Nagsalubong na sila. Ngayon, papatayin na natin yung patayin muna natin yung langis. So, may pondo na siya doon. May pondo na siyang langis. Tama lang magsalubong yung langis pag binuksan nyo. Yung langis, tama lang magsalubong. Okay na yun. Kasi pagka dumami yung langis sa loob, maaari siyang lumabas dun sa unang butas ng burner. Tapos, mag-overflow dito sa blower. Dito. Dito siya pupunta sa blower. Pero hindi naman ganun ka-hazard yun. Tama lang na dapat mabantayan. Pagka nag-abot na yung langis, okay na yan. Patayin nyo na. Ngayon, lalagyan na natin ang tissue. Tatlong hibla ng tissue. Tatlong putol yan. Niready ko yung pansindi. Isang nakahawak kasi sa camera eh. Yan, ibabaw nyo lang. Ayun, nalaglag yung pansindi. Yan. Ilubog nyo lang para mabasa ng langis yung tissue. Yan. Ito yung magiging ano niya eh. Parang gasa, kumbaga sa ibang kalan. Ito yung magpapahindit ng burner. Okay, nakalubog na. Sindihan na natin. Kailangan mag-apoy yung lahat ng gilid para mas madaling uminit. Naghihintay tayo ngayon ng mga ilang minuto. Sabi dun sa video na napanood ko, yung ibang nagdi-DIY, ibang gumagawa, 3 minutes daw. So, hintayin natin, orasan natin kung totoo ang 3 minutes.
stopwatch. Ito yung timer. Nag-start na siya. Ayan, start. Napakarami nating mga pagkakasala at marapat lamang masok kumalo tayo kasama ayon ng kalooban ng Diyos na kung pinagkukulang sa atin ay maburo sa atin tayo po ay magpatawad upang malamban din natin ang kanya pagpapatawad. Mahalaga na sa ating paglapit sa kanya, sa ating paghiling na ang lagi natin makiusap ay maganap ang kanyang kalooban sa atin. Masumpungan sana tayo sa pagsulungod sa kanyang mga kautusan at sa pag-iibigan ng magkakapatid na kumagawa at sa pusa kaluguran ng Diyos na nababasa po sa Biblia ang kinapag-awit ng mga pagpupuli sa harapan po ng Diyos. Kaya bahagi ng ating medyo may usok din siya. Hindi nyo, hindi talaga mawawala yung usok na yan habang nagsisindi at saka sa pagpatay. Sa pagpatay kasi, kailangan patay na yung langis pero nakabukas pa yung blower. Hayaan lang maubos yung pondong langis doon para mamatay yung apoy. Kung nagmamadali ka naman, pwede namang patayin mo sabay pati yung blower, takpan mo na lang ng kahit na anong metal sheet para mamatay. Pero kung ano, hintayin nyo lang, okay lang. Kasi may usok yun, hindi mawala yung usok. Kaya kamukha niya may usok. Kaya kailangan nito talaga sa labas ginagamit, hindi sa loob ng bahay. Dito, sa ganitong klase ng labas. Para dito kasi yung laundry namin, ayan, parang dirty kitchen. Dito ako nag-welding-welding. Ayan. Ayan. Kaya dito ang the best place para magluto nitong klase ng kalan. Ayan, naglalaba pa. Maingay yung washing machine. Oh, 3 minutes na raw. Stop natin. Ngayon, sisindihan na natin yung blower. Tingnan natin kung totoo nga yung sinabi dun sa video na 3 minutes daw. Pero tingnan natin eh. Pero siguro sa akin, ako hindi ako naniniwala. Medyo matagal-tagal to, ang konti. Pero ewan ko, subukan natin. Baka totoo naman. Kailangan mahina lang muna yung apoy. Ay, mahina muna yung hangin. Mahinang hangin. Ayaw pa. Mamatay. Mahina lang muna apoy, ay yung hangin. Kasi pag malakas na yung hangin, mamamatay siya.
Ayan o. Namamatay pag umusok. I-start ko ulit yung timer. Tingnan ko kung hanggang saan talaga. Malaki kasi yung burner nito kaya mahirap magpainit. Medyo matagal painitin. Hindi ka mukha nitong maliit. Mas maliit to. Madali lang uminit yan eh. Ayan, order din sa akin tong maliit na to. Testing ko na for painting na lang. Ito for painting na rin itong malaki. Painting na natin para sigurado. Siya. Kaya lang hindi nyo makita yung apoy dahil sa sobrang kulay blue. Pero mahina pa rin yan. Ngayon yung apoy. Ngayon yung apoy. Nasa ibabaw na butas. Makita. May apoy na yan. Kaya lang hindi makita. Sabi, 6 minutes. Ay, 6 minutes pa lang. 3 minutes to 5 minutes ang pagpainit. Ay, may apoy na yan. Sa natin yung blower. Kulay blue na siya. Wala, halos hindi makita yung apoy. Maganda.
36 minutes. Mandar. Pag nag-appoint pala, hindi mandar. Pasensya na po. Bago lang. Ito pong mga ito, hindi ko sariling kaalaman. Napanood ko lang din sa YouTube. Tapos, ginaya ko lang. Kaya yan. Eh, kaya naman pala pagka DIY. Kaya kung kayo, panood nyo to, pwede rin kayong gumawa. Ando naman yung step by step. I-upload ko yung step by step na paano mag-assemble, paano gumawa. Sa ibang YouTube, mapapanood nyo rin naman yan eh. Sa ibang DIYers, sa ibang vloggers. Ako hindi ako vlogger, DIYers lang ako. DIY. Pag di nakita akong papakinabangan sa YouTube, ginagaya ko lang. Kaya, disclaimer, hindi akin to. Ginaya ko lang. Pero actually, napanood ko to dati noon pa, way back 2011. Makwento ko lang po. Russian yung gumawa siya, Russo. Ang ginawa niya, walang burner, pero ganitong, walang labasan ng hangin doon sa, ito, nasa gitna. Ginawa niya, langis din, use oil din, tapos nilagay niya ng mga scrap na tornilyo sa loob. Mga bakal-bakal na maliliit na tornilyo. Tapos ganyan din, may blower din siyang ganyan. Tsaka niya, kumapatak ngayon yung langis. Yung langis niya nakasabit. Nakasabit sa ano sa taas, sa medyo mataas, tapos hose ang nagde-deliver ng hangin, anong langis, tapos pumapatak dun sa apoy. So yun, ngayon late ko lang napanood na pwede pa lang lagyan ng burner yung nasa gitna nito, yung labasan ng hangin, kasi yung hangin niya, yung napanood ko, talagang nakabutas lang doon ganito, may butas, tapos nilagay niya ng bakal, kinabitan ng blower, pero walang ganito. Walang bar, walang ganitong itong nasa gitna, wala yan. Open lang yan, tapos may mga tornilyo sa loob. May mga scrap na tornilyo. Tapos pumapatak, ganyan lang yung copper tube dito. Yan. Tapos pumapatak lang yung langis. Yan lang. And sabi ko, ayos ah, nag-improve yung technology na nakita ko meron na siyang ganito ngayon. Kaya ginaya ko. Okay, so much for kwento. Ayan ako. Ngayon, lalagyan ko ng painitin natin tubig. Hindi, halos din makita yung apoy. Kung gagalawin natin, doon nyo lang makikita yung apoy. Gagalawin natin yung mga tissue sa loob. Hindi pa totally nasunog lahat yan. Ayan, wait. Wala, ayaw na rin. Ayan. Hindi makita. Ayan. Ayan siya. Pag yun na lang niya, dun nilang makikita ako eh. Sa ngayon, walang makikita ako eh. Kaya delikado to. Baka mamaya sundutin nyo ng daliri nyo. Huwag nyo gagawin yun. Okay. Salang. Para makapagkape. Sige. Okay na. Tingnan na. Magkakape na ako. Oo nga pala. Nakalimutan ko. Pagkatapos na naisalang nyo yun, yung halimbawa, mapuhi ng ganyan, sarado pa rin to. Pagka nakasaal, ayos na yung apoy niya, okay na yung apoy niya, buksan nyo lang itong langis uli. Drops lang. Siguro, one drop, isang segundo. Tak, tak,
tatlong lang para continuous yung supply niya ng apoy, supply ng langis. Ayan, pumapatak na yan eh. Ayan lang, hindi makita eh. Pero yung drops niyan, one drop, parang isang drop isang second. One second. Para continuous yung apoy niya. Kasi pag hindi yung apoy binuksan ko, ay mauubos lang yung langis niyang pondo doon. Wala na, patay na. Kaya kailangan, once nag-okay na lahat, nag-start na, nag-apoy na, okay na yung blower, tapos, bubuksan nyo na ngayon to. By drops na lang. Drops na lang ang langis. One drop, one second. Ganun. Hindi makita eh. So yun lang ho. Okay na.